Magandang araw, kaibigan! Samahan niyo ako muli para sa panibago na namang kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga parating ko pang uploads. Chapter 2. Dali-daling ininom ni Daniela ang kanyang drinks at iniba niya ang tinitingnan dahil nangamba siyang baka mahalata ni Lorenzo ang iniisip niya. Anong nangyayari sa kanya? She deals with realities, not fantasies and daydreams, at hindi ito ang pagkakataon na makalimutan niya ang kanyang pagka-professional. Nagkibit-balikat si Daniela. Kapag nakita mo ang isang dalampasigan, parang nakita mo ng lahat ang iba. Marahan namang tumawa si Lorenzo. Ganyan din ang palagay ko sa mga bahay. Makahulog ang wika nito. Inalalayan niya ang dalaga patungo sa pintuang palabas sa dalampasigan. At mula sa sulok ng kanyang mga mata, ay nakita niya si Michael. May dalang plato ito ng pagkain at baso ng soft drink sa kabilang kamay. Naningkit ang mga mata nito at nagpahiwatig na nakahanda siyang sumaklolo kay Daniela kung kinakailangan na ikinairita naman ng babae. Hindi niya kailangan ng tulong ngayon kay Michael. Kaya niya itong mag-isa. At dahil sa ang flirtation ay walang naging bunga kundi problema, naipa siya ni Daniela na diretsahin na lang si Lorenzo. Nang palabas na sila, ay inginuso niya ang hallway that lead to the back room. Lorenzo, anong nangyayari sa loob noon? Tanong niya. Amused na napatingin sa kanya si Lorenzo. Isang orgy. Gusto mong makita? Salamat pero wag na. Ang huling orgy na nasaksihan ko ay naging dull and very boring. Kung may higit ka sanang exciting na maiaalok, sana. Muling napangiti si Lorenzo. Sa palagay ko ay mayroon. And he led her toward the hallway. Nagwala ang mga pulso ni Daniela sa tinamong tagumpay. Hindi niya halos maikubli ang kanyang damdamin. Kahit na ang hepe nila, ay hindi naniwalang makakarating siya sa backroom sa unang gabi ng pagpunta doon. Ngunit ngayon ay nagawa niyang kumbinsihin si Lorenzo na dalhin siya doon. Napansin ng dalaga ang pagkabigla sa anyo ni Michael. Nang madatnan nila ito at kamuntik na niyang itaas ang baba niya para pagyabangan ang kapartner na pulis. Sa halip, pinagdikit na lang ng dalaga ang kanyang hinlalaki at hintuturo sa isang pabilog na sinyales sa kanyang likuran at hindi siya tumingin kay Michael. Daniela, bulong ni Lorenzo nang makarating sila sa tahimik na panig ng bahay. Babaeng babae ang iyong pangalan ah. Hindi marahil inaasahan ng mga magulang mo na at hindi itiniloy ni Lorenzo ang sasabihin. Huminti ito at hinawakan ng dalawang daliri nito ang baba ng dalaga. Alam mo bang napakaganda mo, Daniela Gonzalez? The gesture took her by surprise that she caught her breath. Napakalapit na sa kanya ng lalaki and his back was next to the wall. Ang samyo ng kulo ni Lorenzo ay tumukso sa kanyang nostrils and his body warmth brushed against her. There was a sensual glint in his eyes. Bumilis ang paghinga ni Daniela at nadama niya ang init na nagmula sa mga daliri ng lalaki. Speed over her face. Naging napakahirap na putulin ang kanilang eye contact. Naging napakahirap ding pigilin ang kanilang mga paningin na humantong sa mga labi ng lalaki. Nakaramdam ng pagkapahiya si Daniela. Nasa imahinasyon mo lamang ang sinasabi mong komplimento, Mr. Sevilla. Wika ng dalaga. Napangiti naman si Lorenzo. Ang tamang imahinasyon, Miss Gonzalez, ang susi sa kaligayahan ng isang tao. Anito. Malakas ang pintig ng puso ni Daniela at hindi niya makontrol ang sarili niyang imahinasyon. Ang
lalaking ito ay isang kriminal. Kinakalakal niya ang bisyo. Sino ang makapagsasabi kung ano ang nasa loob ng silid na iyon? At paano siya nakakatiyak na ang silid na pagdadalhan ni Lorenzo sa kanya ay ang silid na gusto niyang makita? Mahilig ka bang magsugal, Miss Gonzales? Daniela nga pala, biglang nasa ad ni Lorenzo. O gusto mo lamang talagang makita ang layout ng aking bahay? Ah, kaunti. Lahat naman ng tao ay sumusugal, hindi ba? Anong laro ang gusto mo? Well, ano ba ang iaalok mo? Mapanganib na mga laro. Ani Lorenzo at tumitig ito ng matiim sa dalaga. As if in warning or invitation. Ang nakita ni Daniela na pananatiya sa anyo ni Lorenzo ay naghatid sa kanya ng pagkabalisa. Ngunit muling ngumiti si Lorenzo at idinantay ang kamay nito sa bisig ng dalaga. Marahil ay alam ko na kung ano ang gusto mo. Anito sa kanya. Hinawakan ng lalaki ang doorknob at binuksan nito ang pintuan. Natigalgal naman si Daniela sa kanyang kinaroroonan. Tiyak na tiyak nito ang makikita doon at sa ilang sandali ay tila naaaninag na niya ang mga ito. The spinning roulette wheel, dice bouncing across the felt, limpak-limpak na salaping nagpapasa-pasa. Ngunit ang lahat ng ito ay wala doon. Isang silid lamang ito. Isang pangkaraniwang silid. May anim na taong naroon. Nanonood ng TV. Naglalaro ng pool at nag-uusap. May chessboard sa isang mesa. Isang hanay ng video games at tape movies sa isang estante. Ang tatlong dingding ay soundproof in silver carpet. At ang ikaapat ay natatabingan ng poster mural seascape. Kung hindi lamang bigong-bigo ang pakiramdam ni Daniela, ay matatawa sana siya. Maang napatingin bigla sa kanya si Lorenzo. Ano ba ang inaasahan mong makikita dito? Talagang orgy? Nagbibiro ang tono ng lalaki. O isang torture chamber? Natawa naman si Daniela. Humingi siya ng malalim at naisahan siya ni Lorenzo Sevilla. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ikaw talaga, Mr. Sevilla? Nasabi na lamang ng dalaga. Bakit, Daniela? Ang tawag ko sa iyo ay tinatawag mo akong Mr. Sevilla. Tanong nito at lumapit sa kanya. Okay, nakangiting wika ni Daniela. Lorenzo, at gusto kong malaman mo na hindi ito ang inaasahan kong makikita dito. Sorry na, na-disappoint kita. Anito at kinuha ang basong hawak ni Daniela. Wala nang laman ang baso mo ah. Nagiging pabaya na yata akong host. Bumaling si Lorenzo sa isang minibar na malapit sa mural wall. Bigyan mo nga ng champagne si Miss Gonzales at ako din, Vic. Malaki ang bulto ng pangangatawan ng lalaking tinawag ni Lorenzo na Vic. Medyo pangit ito at hindi yata marunong tumawa. Nagbigay ng paalala kay Daniela tungkol sa Frankenstein monster na nakikita niya sa pelikula. Si Vic ay kanang kamay ko, ani Lorenzo. Vic, ito si Miss Daniela Gonzales. Isa nating panauhin mula sa Maynila. Hindi maganda ang tingin sa kanya ni Vic at nanlamig ang dugo ni Daniela. Mukhang hitman ang lalaki, hindi kanang kamay. Isang executioner who does the 30 jobs of elimination. Kanang kamay? Ano ba talaga ang trabaho mo, Lorenzo? Kung ano-ano, a little of this, a little of that. May pakiramdam si Daniela na sinadya siyang inisin ni Lorenzo, ngunit nagpakahinahon ng dalaga. After all, wala namang nagsabi sa kanya na madali ang trabahong ito. Inakay niya si Daniela sa isang malaking velvet sofa at pinuupo niya ito. Halos lulunin siya ng sofa. Deep cushions at naumupo si Lorenzo sa tabi niya. He was so close na ni hindi marahil magawang isingit ng dalaga ang isang tissue paper between them.
Inilahad ng lalaki ang isang bisig niya sa likuran ng sofa and his presence seemed to engulf and overwhelm her. Pinagsalikop niya ang kanyang kamay sa kandungan niya para hindi niya makanti ang lalaki. Hindi naman ang dalaga makadistansya kay Lorenzo dahil sa lalim ng mga cushions. Her discomfort na pilit niyang iniignora ay mukhang ini-enjoy ng binata. At ikaw, tanong ng lalaki. And she felt his breath on her cheek. Ano ang ginagawa mo, Daniela? Napalunok ang dalaga. Bakit ba nakakabahala sa kanya ang pagkakalapit nila? He was just another crook. Tumingin siya sa mga mata ni Lorenzo at agarang sumagot. A little of this and a little of that. Ngumiti naman si Lorenzo. So we have so much in common pala. Naiinip na si Daniela at hindi magandang palatandaan ito. Alam niyang hindi tamang apurahin ang ganitong trabaho. Ngunit kung ano-ano ang ginagawa ni Lorenzo sa kanyang damdamin at nasisirang lahat na pinag-aralan niya tungkol sa pagsukol sa isang suspect. Marahil dahil nakakaroon na ng pakiramdam si Daniela na siya ang suspect at si Lorenzo ang gumagawa ng pagsisiyasat. Umiba ng posisyon sa kanyang pagkakaupo si Daniela sa sofa. Itinaas niya ang isang paa niya at pinailalim ito sa kandungan at lalo silang nagkalapit ni Lorenzo. Dumantay sa hita ng lalaki ang tuhod ng dalaga at ilang pulgada na lamang ang layo ng kanilang mga mukha sa isa't isa. Inilahad na rin ni Daniela ang isang bisig niya sa likod ng sopa at dumantay ito sa bisig ni Lorenzo na naroon. Her finger brushed his shoulder. Ang pagkabigla sa anyo ni Lorenzo ay nagdulot ng kasiyahan kay Daniela. Ngunit siya man ay nabigla sa kakaibang sensasyong nadama niya sa pagkakadikit ng tuhod niya sa hita ng lalaki. The length of his muscle beneath her arm. Marahil ay wala tayong things in common, Lorenzo, na tulad ng akala mo, wika ni Daniela. Humagod sa mukha niya ang mga mata ni Lorenzo and downward to her breast. Yun talaga ang reaksyong gustong makuha ni Daniela kay Lorenzo. Ngunit sa halip na makadama ng kasiyahan si Daniela dahil sa epekto ng kanyang womanly charms, ay nakadama siya ng kaba at naitanong niya sa kanyang sarili if she had gone too far. Muling bumalik sa mukha ng dalaga ang mga paningin ni Lorenzo. Bakit mo nasabi iyon, Daniela? Umiling ang dalaga. Alam mo kung bakit ako narito, Lorenzo. Kung bakit narito ang mga panauhin mo. Tapusin na natin ang bugtungan, pwede ba? Iniikot ni Lorenzo ang ilang strands ng buhok ni Daniela sa kanyang mga daliri at pagkatapos ay pinakawalan ito para lumaylay sa mga balikat ng dalaga. Sinikap ni Daniela na huwag mangatog. Akala ko gusto mo makipaglaro. Ngumiti ang dalaga. Video games? Pool? Chess? Gusto ko sana ng higit na stimulating. Isang larong may... At tumitig siya sa mga mata ni Lorenzo. Malaking halaga ng pustahan? Hinaplos ni Lorenzo ang batok ng dalaga. Sa paikot na musyon at ngayon ay hindi na mapigil ni Daniela ang pangangatog. Dumating na mga sandaling iyon si Vic. Nadala ang kanilang drinks at kumalas ang kamay ni Lorenzo para tanggapin ang mga ito. Sinamantala ito ni Daniela para magbalik sa dati niyang posisyon para hindi na siya muling masukol ni Lorenzo at hindi na niya uulitin ang kaparaan ng iyon. Nadarama pa ni Daniela ang tila nilalagnat na pakiramdam sa kanyang batok kung saan nanggaling ang kamay ni Lorenzo. Malamyos ang ngiti ni Daniela nang tanggapin niya ang kanyang glass of champagne. Agad niyang sinimsim ang cool, tingling liquid sa pag-asang ibabalik nito ang kanyang composure. It did not. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Anyway, isang low-life criminal
si Lorenzo Sevilla at narito siya para wasakin ng binata, not to seduce him. Sa isang panig ng bahay na ito, libo-libong salapi at illegally changing hands. Nasa kanya ang malaman kung paano, kailan at saan. Bakit narito siya ngayon na nakikipag-inuman ng champagne at nakikipagsosyalan sa lalaking siyang vice lord ng lahat ng ito? May distansya na sa pagitan nila at nakahinga ng maluwag si Daniela. Anong iniinom mo? Naitanong niya para may masabi lamang. Club soda. Ngumiti si Lorenzo and tip his glass a little. Hindi ako umiinom. Hindi ako naninigarilyo o nagde-drugs. Sa totoo lamang, sa kabila ng aking masamang reputasyon, wala akong mga bisyo. Kung makakatinginan lamang sila ng mga sandaling iyon, nasisiguro ni Daniela na makikita ni Lorenzo ang contempt sa mga mata ng dalaga. Muli siyang sumimsim ng kanyang champagne at iginala niya ang kanyang mga paningin sa kabuuan ng silid. Narinig niya ang tunog ng telebisyon na nagpapalabas ng isang lumang pelikula. The Click of Pool Balls, The Murmur of Laughter, hanggang sa mapadako ang kanyang mga paningin sa mural wall at biglang may nalaman si Daniela. Iyon ang lihim ng silid. Doon nagaganap ang tunay na mga aktibidades. Muli siyang tumingin kay Lorenzo at ngumiti ang dalaga. Natitiyak kong may mangilan-ngilan ka mga bisyo? Anito, hindi ko nga lamang maintindihan kung bakit ipinagkakailan mo pa ito. Cool pa rin ang ngiti ng lalaki, ngunit naging alerto ang mga mata nito. Kung ang tinutukoy mo ay ang pagkakagusto ko sa magagandang mga babae, hindi ko ikinukonsider ang isang bisyo ito. Masyado nang tumatagal ang lahat ng ito. Panahon na para maging prangka. Naitanong mo kanina kung gusto kong magsugal? Ani Daniela. Wala ako dito ngayon, kung hindi. At kahit na inaamin kong nag-i-enjoy ako sa pakikipag-usap sa iyo, ang gusto ko ngayon ay manalo o matalo. Sabi nila ay narito ang ilang mahuhusay na gambling dealers. Ang pagsusugal ay illegal sa lugar na ito, Daniela. Come on, wag na tayo magpakiputan pa, Lorenzo. Ano ba ang dapat gawin para maanyayahan sa isang secret room? At tumawa si Lorenzo. At hindi gusto ni Daniela ito. Natitiyak niyang may panunudyo sa mga mata ng lalaki. Never on the first date, sweetheart. Anito. Nanggigigil si Daniela at halos lugukin niya ang kanyang champagne para makalapit ng ganito at mabigo. At kahit kailan, ay hindi pa nabigo si Daniela Gonzalez. Nakita niya ang kanyang objective. Ginawa niya ang nararapat gawin. She covered all the angles. Ginawa niya ang kanyang tungkulin. Ngunit natuklasan niyang nakita na niya ang kanyang katapat sa katauhan ni Lorenzo Sevilla. At ikinagalit niya ito para isugal ang kanyang nalalabing alas. Nagkibit balikat si Daniel at tumayo na ito. Well, dapat mong malaman na disgustado ako. Nabalitaan kong may makikita ako ditong aksyon at iyon ang dahilan kaya ako narito. Ngunit kung inaakala mong hindi ako karapat-dapat sa iyong mga laro, at biglang tumayo din si Lorenzo at tumabi sa kanya. Karapat-dapat ka. Bakit hindi? Anito. For almost anything. At kung aksyon ang hangad mo, bakit hindi natin ituloy ang tour of my house? Natitiyak kong may isang pribadong lugar dito para magkasarilinan tayo. Kinuha niya ang kamay ng dalaga and held it with a warm and gentle pressures. Humaplos ang hinlalaki ni Lorenzo on her wrist, tracing a light circular pattern over the pulse point. Nadama ni Daniela na nagwala ang pulsong iyon. Ang gentle circular motion ng daliri ni Lorenzo ay nagdulot sa kanya ng prickling sensation hanggang sa kanyang kaibuturan. Ngunit itinaas niya ang kanyang baba and smiled at him defiantly. Never on the first date, Mr. Sevilla.
Naging very warm ang ngiting sumilay sa mga labi ng binata at hinagka niya ang palad ni Daniela. Kung gayon, aniya at tumitig ng matiim sa dalaga. Dapat na siguro tayong magpaalam sa isa't isa bago mawala ang ating mga katinuan. Napasinghap si Daniela nang idampin ni Lorenzo ang kanyang mga labi sa gitna ng kanyang palad. Electricity tingled inside her. Magandang gabi, Lorenzo. Inangat na mahal ni Lorenzo ang kanyang mukha at may nakakalokong ngiti sa mga labi nito. Good night, SPO3, Daniela Gonzalez. Maang na napatingin si Daniela kay Lorenzo at samot-saring pakiramdam ang sumigid sa kanyang pagkatao. Puot, shock, pagkatigalgal at takot. Isang mapanganib na outlaw si Lorenzo. Ano ang iniisip nitong gawin sa isang alagadang batas na gusto manghimasok sa kanyang operasyon? Rapidly, she reviewed and rejected options. Maaari siyang magkaila and tell him na hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng lalaki. Maaari naman siyang puwersahang pumasok sa kwartong iyon sa mga sandaling iyon at bahala na kung anong mangyari. Pwede din siyang umiwas at umalis na lamang. Ngunit walang ginawang ganoon si Daniela. Tumingin siya calmly into his eyes at nagtanong, "Paano mo nalaman?" Nag-isip ang binata kung sasagot ito o hindi. "I'll tell you what." Sa wakas ay sabi nito, "Sasagutin ko ang tanong mo kung sasagutin mo muna ang tanong ko." Hindi kumibo si Daniela ni hindi kumurap ito. "Una sa lahat, napakahusay mo. Gusto ko nang maniwala sa mga sinasabi mo. At isa kang napaka-sexy at magandang babae na nagbibigay ng added advantage." Naging masyado ka lamang makulit ng kaunti. Ngunit sa ibang mga lalaki, hindi na nila ito mapapansin dahil mabibighani sila sa alindog mo. Nakadama ng galit si Daniela sa simula pa lamang ng talumpati ni Lorenzo. Ngunit hindi ka pangkaraniwang lalaki. Anito? Tama. He smiled almost apologetically. At iyon ang tangi mong pagkakamali, Daniela. Ang gusto ko lamang malaman ngayon ay hanggang saan ka aabot para makamtan ang gusto mo. Tinalikuran agad din Daniela si Lorenzo at mabilis na lumayo nang mabuksan niya ang pinto ng silid. Namumula siya at nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata. Ni hindi siya tumigil sa harapan nang nabiglang si Michael. Hindi na siya lumingon sa lugar na alam niyang kinatatayuan ni Lorenzo Sevilla. Watching her departure with laughing eyes. "Umalis na tayo dito." Malamig na wika niya kay Michael. "Booking tayo." At nagpatuloy siya sa paglalakad. Naramdaman ng dalaga ang nanunudyong mga tingin ni Lorenzo na sumusunod sa kanya hanggang sa kanilang sasakyan. Dahil sa maagang pagkabuking ni Lorenzo kay Daniela, maituloy pa kaya ng dalaga ang misyong patumbahin ang binata? Sabay-sabay nating alamin sa part 3 ng ating kwento. Maraming salamat po!